Sa ngayon, to all the nice people out there, makakasama natin one of the best here of Idol Philippines. She's here right now, one of the finalists of Season 2 of Idol Philippines, the final 3, to give her interpretation ng totoo na to. Nagawa ni Rock Santos. Eto na, si Ricey. Let's go. Pinakatumatak po sa akin na moment ko dito sa Idol Philippines ay syempre yung audition ko. At yun, nakakuha po ako ng platinum ticket. Hindi ko po talaga inaasahang makukuha ko yun. Si Ricey noon, siya yung nangangarap lang eh. Hindi siya sigurado kung saan siya pupunta. Pero si Ricey ngayon, sinusunod niya lang yung purpose niya, which is mapakita sa lahat ng mga tao kung gaano kagaling si Lord sumulat ng mga istorya natin. Naranasan mo na ba magtanong sa mga nangyari sa buhay mo? Kung posible ba o hindi, di mo man sinadya, pero parang itinadhana. Kaya huwag mo nang palampasin, ikaw ay maniwala. Dati ay nangangarap lang, dati walang kasiguraduhan. Ngayon ay totoo na to, wala nang halang. Anong mang pagsubok malalampasan, dahil alam ko na hindi lang ako ito, pagsisikapan ko pagkat totoo na to. Hindi man nila nakikita ang nakikita mo, huwag manghina ang loob, tuloy-tuloy lang. Wala nang aatrasan, sabihin sa sarili mo, kaya-kaya mo yan. Tagumpay na inaasa, akin ang makakanta. Dati iniisip lang, dati ay nangangarap lang, dati walang kasiguraduhan. Ngayon ay totoo na to, wala nang hahadlang. Ano mang pagsubok malalampasan, dahil alam ko na hindi lang ako ito. Siguraduhan, ngayon ay totoo na to, wala nang haatlang. Anong mang pagsubok malalampasan, dahil alam ko na hindi lang ako ito. Pagsisikapan ko, I'm not afraid to die.
Oh my, totoo ba na? Oh my gosh, I feel like this is fake. Hindi, totoo na to. It's real, it's legit. Nandito si Ricey ngayon, nandito sa I Want Asap, and we're so happy. Oh wait, Chanaya, unang-una sa lahat, ipakita mo ang kamay. Left hand yata ni Ricey. Ano, wala pang manicure. Gato lang. Ay. Kasi dyan, there's a diamond there as well. And she is truly a diamond here. One of the best from Idol. And we're so happy to have you here. Totoo na to. Ganun. Yun ang name. Tago lang Nils po. Wala pa ako. Pero Ricey, congratulations. You are here. Thank you po, Edward. We have so many questions that we want to ask you. Pero unang-una sa lahat, anong pakiramdam? Totoo na to. It's your song. It feels surreal kasi nakilala po talaga ako sa paggawa ng covers online. Talagang doon po ako nakilala as Ricey. And having my first single and sa ABS-CBN pa po by Star Music and Idol Philippines. And syempre sinulat po ito ni Sir Rox. Hi Sir Rox, I love you so much. I'm so grateful. Wala pong ibang masasabi yung bibig ko kundi maraming salamat. Syempre kay Lord kasi it was all made possible by Him. Talagang siya po talaga yung may gusto nito for me. Yes. I'm also curious kung parang did you help Sir Rox in any way or how did they personalize this song para sa'yo talaga? Actually, nagkaroon po kami ng listening session and that day ko lang nalaman na meron pala kaming original song for the final round. Nice. So, nung pinakinggan ko na yung song, grabe, parang unang line pa lang, sabi ko, hala, parang para sa akin talaga siya. And I just found out na si Sir Rox pala ay sinulat po talaga yung song na yon para sa akin. Yes, opo, very, very personalized. Na parang tungkol siya sa buhay ko. Parang sa lahat ng mga pinagdaanan ko. At ito na yon, nasa Idol Philippines na ako. And nag-first runner-up po ako. Kaya ito na yun, totoo na yon. Yes, which is perfect kasi sabi mo, the first line pa lang, you felt na it was really for you. Yes po. How specifically can you relate to the song? I mean, let's say, is there a specific lyric or anything that parang, hala, this is really, ang galing ni Sir Rox mag-research sa buhay ko, ah. Parang wow. And I think ang pinaka tumatak sa akin, yung talagang pinaka first line, yung naranasan mo na bang magtanong sa mga nangyari sa buhay mo? Kasi looking back, kasi ako I am 22 years old, looking back sa lahat ng mga pinagdaanan ko, ang dami kong time na talaga sinabi ko, Lord, bakit naman ganito yung nangyari sa akin? Ito po ba talaga yung will mo? Talagang ilang beses ako nag-consult sa kanya, ilang beses ako lumungod sa kanya para tanungin yung mga bakit. Pero yun nga, dun ko natutunan na dahil nga din sa song na to, na parang dati iniisip lang, dati nangangarap ka lang, and ngayon totoo na to. Talagang napatunayan ko na tuwing binibigyan tayo ni Lord ng pagdadaanan, hindi muna natin malalaman kung bakit. Time. Talagang panahon. Yes, trust. Then maintindihan natin na, Lord, kaya pala gusto mo yun. Kaya pala, yes. Yung mga lessons. Very true, very well, true. Well, Ricey, you're a rising star, a diamond in the rough, and now, you're creating more music. So, ang tanong lang namin is, sino ba yung dream collaboration mo? Ngayon, kasi posible na siya. It's really not just a dream anymore. Abot kamay na. So, call out mo na. Kung sino yung gusto ko. Gusto ko pong makakolab. Feeling ko pwede na akong kunin ni Lord pag naka... Charot! Wow! Muna! Pag naka-collab ko to, syempre po yung nagbigay po sa akin ng platinum ticket, ang unang naniwala, na sobrang naniwala sa aking talent, si Miss Moira de la Torre. Kasi parehas kaming humuhugot yung boses namin. Yes. So, pangarap ko na mas magpaiyak kami. Yung talagang, kung sila umiiyak sila sa mga songs ni Ate Moy, gusto ko mas iiyak talaga sila pag kami po ni Ate. Please don't hurt us. Sana namin masaktan. Don't hurt us in that way. Pero sana hindi kayo masaktan sa gagawin ko ngayon, mga pamilya. We'll be heading over to Kapamilya Online Live to continue.